Taong 2009, binulaga ng Bagyong Undoy ang kalakhang Maynila. Higit 700 ang namatay at 300,000 naman ang nawala ng mga bahay dahil sa rumaragasang tubig baha. Marami sa mga namatay ang nakatira sa Marikina. Umabot sa 556 mm ang ulang binagsak ng nasabing bagyo, kung kaya't agarang lumaki ang ilog ng Marikina at kumitil sa 56 na buhay sa nasabing bayan. Hindi sana mataas ang bilang ng mga namatay kung mayroon lamang maayos na sistema ng babala ang pamahalaan. Nawala ng silbi ang mga nakahandang rescue facilities sapagkat hindi inaasahan ng pamahalaan noon ang tindi ng puhos ng ulan. Taong 2010, ang Bagyong Basyang ang pinakaunang bagyong tumama sa ilalim ng panunungkulan ng Pangulong Aquino. Ayon sa weather forecast ng PAGASA, tatama dapat ang bagyo sa Aurora at Isabela. Subalit, laking gulat ng mga mamamayan nang tuwirang dinaanan ng bagyo ang kalakhang Maynila. Ayon sa dating PAGASA Administrator, ang mga maling forecast tulad ng nangyari sa Bagyong Basyang ay dala ng kawalan ng maayos na pasilidad ng PAGASA at DOST. Kung kaya't isa sa naging pinakaunang prioridad ng pamahalang Aquino ay punan ang mga kakulangan sa kagamitan ng PAGASA. The Aquino Administration talaga ay na maulit yung undoy. Ang aming budget has increased more than twice since 3 years ago. One of the first big project talaga, mabilis ma-approve kagad ni President Aquino, was the Dream Project. Ang objective talaga nito is to have a flood early warning system for all the major river system in the Philippines. Kasi before Aquino administration, we're talking here for the past 30 years, apat lang ang major river system natin na that have some form of monitoring. Very, very clear kasi ang instruction ng ating Pangulo. Dapat magkaroon ng 6 hours early warning. Makikita natin ngayon, nagkaroon tayo ng tinatawag na National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang focus natin is on risk reduction. Kasi according to the study ng World Food Program, pag nag-conduct tayo ng prevention, mitigation, and preparation measures, we reduce casualties from 7 to 1. Nag-invest ang ating pamahalaan, makita natin ang PAGASA, they can provide a timely and accurate forecast. Before, nagkakaroon tayo ng problema dahil eto naman ang PAGASA, sabi nila, magkasabi ng ganitong weather forecast, hindi naman mangyayari. Makikita natin ngayon kung ano sinabi ng PAGASA, very accurate. Dahil nag-invest ang ating pamahalaan on equipment to ensure that we get adequate weather data that is accurate and timely. Ang number one instruction ng ating Pangulo ay magkaroon tayo palagi ng zero casualty. Ibig sabihin, kung maaari, walang mamatay, walang masusugatan, at walang mawawala na kababayan natin. Ang gusto ng ating Pangulo ngayon, kapag nagkaroon tayo ng insidente, kailangan immediate ang response natin at kailangan lahat ng ahensya ng gobyerno magtulong-tulong. Noong 2012, umulan ng 7 sunod-sunod na araw sa Luzon. Ang tubig na dinulot ng habagat ay halos doble ang taas sa ulang binuhos ng Bagyong Undoy. Subalit sa kabila nito, walang binawian ng buhay sa Marikina dahil sa mas maayos na disaster preparedness program ng parehong national na pamahalaan at ng lokal na pamahalaan ng Marikina. The LGU naman responded positively and they appreciated na nabibigyan na ngayon ng 9 hours warning. Taong 2013, isang araw bago tumama ang Super Typhoon Yolanda. Minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating ng mga araw.
at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Nasa 600 kilometro po ang diameter ng bagyong ito. Inaasahan pong tatama si Yolanda sa mga probinsya ng Samar at Leyte bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan, pag-apaw ng mga ilog. Minomonitor din po natin ang banta ng mga storm surge sa mahigit 100 mga po. Matindi ang panganib ng storm surge, maaaring umabot ng 5-6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Magsilbi rin po sanang babala ang pahayag nito sa ating mga LGU. Seryosong peligro po ang kinakaharap ng inyong mga nasasakupan. Gawin na po natin ang ating magagawa habang hindi pa lumalapag si Yolanda. Ulitin ko po, seryosong peligro ito at maaaring mabawasan ang epekto kung gagamitin natin ang impormasyon upang maghanda. Hindi ko po akalain na maganito ang mangyari sa amin. Si manatag na po ang loob namin sa bahay namin na nung time na yun. Ang akala namin safe na kami kasi yung bahay namin naging evacuation ng kapitbahay namin. Subalit hindi lahat ng lugar na dinaanan ng bagyong Yolanda ay may parehong karanasan ng gaya sa Tacloban. Ang isla ng Tulangdiot ay kabilang sa munisipyo ng San Francisco, isang third-class municipality na matatagpuan sa mga isla ng Camotes, lungsod ng Cebu. Kung tutuusin, walang laban ang liit ng isla sa laki ng bagyong Yolanda. Subalit sa kabila ng napakalakas na hangin at mga naglalakihang alon na sumira sa lahat ng kabahayan sa nasabing isla, kahanga-hanga na walang namatay sa Tulangdiot. Talagang binomonitor natin yon kung anong magiging sinong tatamaan. No? Pumunta ako sa PAGASA because of this new radar. Nakapagbigay sila ng medyo detalye na forecast. Anong oras mag-ulan, saang lugar mag-uulan. Nung makita na po na talagang apektado talaga yung Camotes, so nagbigay ako kagad ng permission. We have to evacuate. Pagdating sa itong sa Yolanda, eh normal magiging tao na may resistance, pero ba't dahil naintindihan na nila, hindi tayo masyadong nahirapan to move to a safer ground like those evacuation centers na na-identify namin. Totoo lang po, no, zero casualty po ang nangyari dito. Bago po dumating ang Yolanda, ang LGU po ay nagpasabi rito sa purok namin sabihin na mag-evacuate. Malaki po namin pasasalamat kasi pag hindi siguro, kung hindi kami natrini, siguro maraming mamamatay, maraming mawawasak na mga bahay. Dahil sa mabuting pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Ginoong Arquiliano, kinilala ng United Nations ang Tulangdiot bilang ulirang lugar pagdating sa kandaan sa sakuna. Nakalulungkot isipin na kung tumalima lamang ang ibang mga lokal na pamahalaan sa abisong sapilitang pagpapalikas ng mga residente bago tumama ang Yolanda, tulad ng nangyari sa Tulangdiot, mas kakaunti sana ang bilang ng mga nasalanta ng nasabing bagyo. Subalit, hindi maitatatuwang ang bagyong Yolanda na tinaguriang pinakamalakas na bagyong tumama sa kalupaan sa kasaysayan ng mundo ang nagbukas sa mata ng pamahalaan na kailangan pang mas paigtingin ang paghahanda sa mga di pangkaraniwang bagyong maaring dulot ng nagbabagong panahon. Super Typhoon Yolanda hit us. In a scale of 1 is to 10, if Yolanda is 10, our level of preparation is just 6 or 7. So, we must now expect the worst and prepare beyond what is normal. These are the things that we would like to address. Yung aming warnings, dapat meron na plans corresponding to the probable flooding or whatever it is. Kailangan yung capacity building, yung public information, awareness, and education at the community level. Ibig sabihin nito,
ang mga residente sa barangay, sila dapat ang pagtuunan natin ng mga disaster risk reduction management tools para alam nila at masanay sila kung ano yung hazard na pwede nilang kinakaharap, ano yung risk na maibibigay nitong hazard, at ano yung dapat nilang mitigation measures na dapat gawin bago dumating yung hazard. For us to develop resilient communities, nagkakandak tayo ng massive information and education campaign in the grassroots level. Pupuntahan natin ngayon ang mga barangays, ang mga municipalities, i-train natin ang local DRM para pagka na-train yung mga local government units, local DRM, o sila ngayon ang magpapropagate down to the barangay level. Government at all levels, I think, have responded very well in the sense that 2 months after a calamity of very serious proportions, we do not have a humanitarian situation anymore. We are transitioning slowly but surely to early recovery. We don't have severe threat to life and limb. We do not have massive outbreaks of diseases, and that indicates to me that the collective effort of the community, which includes government, which includes military, which includes foreign military, which includes the NGO sector and the international organizations, have responded very well. Now you can have a discussion about who did what right or who did what wrong, but to me that's irrelevant. I think as a collective response, we all did well together. But probably better than anybody, I think, the Filipino people themselves have responded to this challenge, and I think that's probably the most admirable lesson out of this whole disaster. I think the response to this typhoon will go into the record books as one of the quickest humanitarian recoveries on record. Hindi kailangang mangamba ang mga Pilipino. Handa na ang pamahalaang sabihin kung saan tatama ang mga bagyo at ang tindi ng peligrong dala nito. Handa na ang pamahalaang tukuyin ang mga mapanganib na lupang hindi na dapat tirhan ng ating mga kababayan. Handa na rin ang pamahalaan sa mga kagamitang pangkaligtasan upang mabilisang sumaklolo sa sinumang Pilipinong mangangailangan ng tulong. Kailangan na lamang paigtingin ang kahandaan sa panig ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng ating palagiang pakikipag-ugnayan sa mga abiso ng pamahalaan, walang dudang hindi lamang babango ng bayan, kundi higit na magiging matatag laban sa anumang hamong dala ng kaligtasan.